Hindi lang mas komportable ang biyahe, makakaiwas din sa matinding traffic ang hanggang 50,000 pasaherong makikinabang sa LRT 1 Cavite Extension Project. Ang good news, magagamit na ang Phase 1 niyan bago matapos ang taon. Nakatutok si Joseph Moro. Patapos na ang ginagawang Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension na magdurugtong sa Pasay sa ilang bahagi ng Paranaque. Dadaanan nito ang mga lugar na karaniwang puntahan ng maraming pasahero. Nag-test run na ng mga bagong tren dito. May 5 istasyon ito mula sa Redemptor Station na magiging karugtong ng Baclaran Station sa Paranaque ng orihinal na LRT Line 1. Ang MIA Station ito dadaan malapit sa DFA Asiana. Ang Asia World Station sa mismong Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ang baba dahil may connecting bridge doon. With this line stopping in PITX, it will really improve accessibility. Sa mga pa-airport, pwedeng bumaba sa Nino Aquino Station na malapit na sa NAIA. Ang Dr. Santos Station ang pinakadulo ng LRT Line 1 Extension. Para sa mga taga Cavite, sa taong 2031 pa, matatapos ang Phase 2 at 3 ng proyekto. We'll be able to put together Region 4, particularly Cavite, all the way to Metro Manila. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang pribadong kumpanya nagpapatakbo nito, tinatayang 40,000 hanggang 50,000 ng mga pasahero ang masaservisyohan ng extension, bukod pa sa lampas 300,000 pasaherong sumasakay sa LRT Line 1 at 2. We think it's going to double to 80 to 100,000. Ayon sa LRMC, bago matapos ang taon na ito ay bubuksan na itong LRT Line 1 Cavite Extension sakto sa bare months o panahon ng Kapaskuhan kung kailan marami sa ating mga kababayan ang lumalabas para mamili o kaya naman ay mamasyal. Ayon sa DOTR, makatutulong ang bagong linya para maibsan ang trapiko lalo na sa Kapaskuhan. Mababawasan yung sasakay sa private cars and other public utility vehicles. So that will really contribute to solving some of the traffic problems. So not necessarily eliminate traffic, no? But it will contribute to easing the traffic in this area. Pero magkano naman ang pamasahe? Pareho lamang daw sa LRT Line 1 at 2 ayon sa DOTR na 13 pesos and 29 cents na boarding fare at 1 peso and 21 centavos na dagdag kada kilometro.